tulong sa mga magsasakang apektado ng El Nino at ang di umano'y improper sale ng NFA rice. Yan ang ating alamin kasama si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. ASEC De Mesa, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ninya, sa lahat ng nakikinig at nanonood. Magandang tanghali po. ASEC? Hi, Ninya. Magandang tanghali po. Sa ngayon, ASEC, ano po yung mga interventions ng Department of Agriculture upang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga magsasaka at mangingisda na matinding naaapektuhan po ng El Nino sa ating bansa? At in particular, ano po yung mga natatanggap nilang assistance mula po sa pamahalaan sa kasalukuyan? Ninya, sa immediate assistance natin sa mga farmers and fishers natin, dito sa ating Agricultural Credit Policy Council, naglaan sila ng 500 million pesos yung tinatawag natin na survival and recovery loan. Bawat magsasaka ay pwedeng makahiram ng 25,000 pesos bilang ayuda. Ito ay walang interest at walang collateral. Ganun din ay naglaan ang Philippine Crop Insurance Corporation ng 1.8 billion pesos. Ito naman yung para sa insurance claims ng ating mga magsasaka na naapektuhan, pwede sila makatanggap up to 20,000 pesos doon sa mga apektadong lugar. At base doon sa aming natukoy ay marami na yung na-validate na areas ng ating Philippine Crop Insurance Corporations at madali na nila itong makukuha. Bukod sa mga ayuda na ito ay nagbahagi rin ng fuel assistance. Ito ay 3,000 bawat isa. Yung ating BIFAR, meron silang 500 million. Yung sa ating mga regional field offices ay meron din katumbas na 500 million pesos na available nationwide. Kasama pa rito yung pamimigay natin ng mga shallow tube wells at mga solar-powered irrigation systems doon sa mga lugar na pwede tayong merong mga sustainable water sources na ninyo. ASEC Arnel, base po sa inyong datos, ano po yung mga lalawigan ngayon ang malubhang naapektuhan ng El Nino? Sa aming datos ngayon, ang pinaka-apektado ay ang probinsya ng Iloilo na nagtala na ng mahigit sa 127 million na losses dahil sa El Nino. Pumapangalawa rito ang probinsya ng Oriental Mindoro na nagtala na ng 56 million losses. Ito yung pinuntahan namin ang Bulalakaw, yung munisipyo ng Bulalakaw, Ninya. Okay, sa inyong pong pamamahagi ng vegetable seeds at high-value crops na di masyadong kailangan ng tubig, maaari niyo po bang ipaliwanag ang timeline ng mga tanim na ito? Gaano po katagal ang pag-ani sa mga gulay at halamang ito? At saan po ba lugar niyo sila bibigyan ng ganito? Kasi sa nakikita po namin, kahit daw po high-value crops or mga seeds ang ipadala niyo, ay hindi raw po gagana sa kanilang mga sakahan. Pwedeng mangyari yun, Ninya, doon sa mga lubhang na apektuhang lugar. Pero doon sa mga lugar na merong patubig pa, may sapat pa na tubig ulan o tubig galing sa ating mga irrigation systems, may mga halaman tayo kagaya ng labanos, garlic, yung munggo, repolyo, ampalaya, kalabasa, kamatis, okra, sibuyas at patatas. Itong mga pananim na ito ay pwedeng maani sa loob lamang ng 60 hanggang 120 days. At kukunti lang yung kanilang daily water requirement. Halimbawa, yung garlic, 2.2 millimeters lang. Yung iba, napakaliit din ng kanilang water requirement. At kaya-kaya nila makasurvive. At kagaya ng nabanggit ko, in 60 to 120 days, pwede itong maharvest. Pero kailangan pa rin natin, of course, ng tubig. Pero hindi na lang ganun karami yung kanilang pangangailangan. So, sir, kamakailan ay nagsagawa kayo ng cloud seeding operations sa Cagayan Valley Region. Ano po yung naging resulta at gaano po kalaking tulong ang cloud seeding dito sa nararamdaman nating epekto ng El Nino? Banggitin ko lang, Ninya, na yung ating cloud seeding operations, ito yung ating parang pinakahuling options na. At ito ay kinakailangan i-coordinate natin mabuti sa PAGASA at saka sa Department of National Defense. Kasi bukod sa mahal ito, ay kailangan masigurado natin na merong mga seedable clouds
at mayroong advisory galing sa PAGASA na magiging yung degree ng success natin ay mataas. So doon naman sa Cagayan Valley ay naging successful naman at malaki yung naitulong. Bagamat gusto natin na masigurado palagi sa bawat cloud seeding operation natin, bukod sa merong seedable clouds, ay papatak ito doon sa mga lugar na malaki yung chance na makatulong doon sa ating problema, kagaya ng mga dams at sa mga watershed areas natin. Ito po bang cloud seeding operation, sir, ay magpapatuloy at masusundan pa? Saang mga rehiyon po ang mga susunod na cloud seeding? Kagaya ng nabanggit ko ninyo, yung cloud seeding operations will be very dependent on so many factors. So hindi pa namin mabanggit sa ngayon kung saan itong mga lugar na to. Malaki yung magiging pagbabasihan natin sa rekomendasyon ng PAGASA, ng DND at saka ng mga technical experts namin para again masigurado yung success ng ating operations. ASIC Arnel, sa kasalukuyan, gaano na po kalaki ang agricultural damages ngayon ng El Nino sa buong bansa? Niya malaki na yung ating na-record na damage, pero mas mababa ito pa rin kumpara doon sa mga historical damages ng mga nakalilipas na mga strong El Nino, lalong-lalo na kumpara natin noong 1997-1998 strong El Nino episode. So ngayon ay nakapagtala na kami ng 357 million worth ng damage. About 1,112 hectares ay totally damaged at about 5,400 hectares naman ay partially damaged at pwede pang makarecover. So sa kabuuan, about 6,500 hectares neto. At ang mga rehiyon na nakapagtala na ng damage ay ang Ilocos Region, ang Mimaropa, ang Calabarzon, ang Region 6 o Western Visayas, ganun na rin ang Zamboanga Peninsula. Okay. Secretary ASEC, sa ibang usapin naman po, ano na po ang update sa imbestigasyon sa di umano'y improper sale ng NFA rice? Na-verify nyo na po ba ang report na ito? Inyan yung ating kalihim ay nakapagbuo na ng panel na mag-iimbestiga dito sa mga alleged anomalies na ito. At nagsimula na actually yung review, ng pag-review ng mga dokumento, at meron na rin sila mga nakausap at na-interview hinggil sa usapin na ito. Bagamat hindi nag-set ng deadline ng ating kalihim, si Secretary Laurel, ay inaasahan namin na mabilis na magagawa yung inquiry at makakapagbigay sila ng kanilang report, ng review at analysis sa ating kalihim. So sir, meron so, na po... Magbibigay kami ng updates pag meron na pong naipadala kay Secretary. So, doon po sa sinasabi niyong inquiry, meron po ba at least initial reports dito sa investigasyon? Tungkol lang po ba ito sa palay o kasama din yung bigas ng NFA? Ito po ay tungkol po sa bigas. Pero tinitingnan din po kung meron ding mga nakasama na palay. Pero ang tinitingnan po nila dito initially ay yung po mga naibenta na bigas na. Kapag napatunayan po ang improper sale ng bigas na ito, ano na po ang mga susunod na hakbang ng Department of Agriculture tungkol dito at ano po ang kasong posibleng kaharapin? Kahit saan naman pong investigasyon at pag may nakita po na irregularidad, yan po ay siguradong aaksyonan ng ating kalihim, kahit sino pa po yun. At kailangan lang po talaga ang kabilin-bilinan ni Secretary Kiko Laurel ay masigurado na lalabas po yung katotohanan. Kasi isa pa po na nakikita namin ay meron po kasing nagbabatuhan sa loob po ng mga kung ano-anong mga aligasyon. At ang gusto talaga ng ating kalihim ay lumabas ang katotohanan lamang. ASEC De Mesa, ano po ang masasabi ninyo doon sa balita na sinasabi ng isang grupo, no, sa Samahan Industriya ng Agrikultura or SINAG na merong yung existing mafia nga dyan sa loob ng NFA. Ano po ang masasabi nyo dito? Sinasabi nila na imbisigahan nyo raw po ang mga mafia na ito na matagal nang ang mafia na ito na matagal na po dyan sa NFA. Wala po kaming nakukuha pang report tungkol dyan. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang tanging hanggad po ng ating kalihim ay lumabas po yung katotohanan, kaya po pinag-utos niya agad yung ganito pong klase ng review at investigasyon.
May panghuli na lang, sir. Mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayang nakaantabay sa epekto ng El Nino sa buong bansa. Aminya, muli ay pinapalalahanan natin ang ating mga magsasaka at mangingisda na magparehistro sa ating RSBSA dahil nakaalalay po rito yung mga ayuda na binibigay po natin. At kagayat din po makipag-ugnayan sa ating mga municipal, city and provincial agriculturists para po mabigyan sila ng karapatang impormasyon at mga ayuda at pwede rin po sa ating mga regional field offices para po sa kanilang mga karagdagang impormasyon at mga ayuda na pwede po nila matanggap sa madaling panahon. Maraming salamat po at magandang tanghali. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.